Welcome back mga kalinya, Chris Amphir po para po sa ating panibagong electrical tutorial video. So this time po, pag-aaralan naman natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng alternating domestic pump controlled by our float switch and by our relay. Guys, kung bago ka po sa channel na ito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Shout out nga po pala kay Aaron Querol na nag-request ng video na ito at kay Rene Chavez. Shout out po sa lahat ng aking mga subscribers. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa mga bago po, gumagawa po ako ng mga house wiring, motor control wiring tutorial, troubleshooting and maintenance tutorial, familiarization of induction motors winding and configuration, basic electrical computation, electrical testing instrument tutorial, basic air conditioning and troubleshooting, and many more videos regarding our profession. Para po sa mas mabilis na wiring tutorial, so dinala ko na po ang ating line papunta sa ating line terminal block at ang ating neutral from the circuit breaker also sa ating neutral terminal block. And from our neutral, nilagyan ko na po ng neutral line ang ating relay at ang ating dalawang point ng ating overload relay normally close contact. So from this point, pumunta siya dito and then pumunta dito. At ang mga kabilang point ng ating overload relay normally close contact ay siyang mga magpupunta sa ating mga A2 terminal ng ating magnetic contactor. Before po tayo mag-proceed sa ating wiring tutorial, pag-aralan po muna natin ang ating control circuit. So ito po ang ating control circuit. So ito po ang ating L1 at ito po ang ating L2, ang supply voltage ng ating control circuit. From our L1, so pupunta po tayo sa ating on-off switch, and then from our on-off switch, pupunta po tayo sa ating float switch. So normally open contact ang ating float switch. Pag nag-close contact po ang ating float switch, dahil parehas pong deactivated ang ating M1 at M2 contactor, dito po dadaan ang ating supply voltage from the normally close contact ng ating M2, from the normally close contact ng ating relay, papunta dito sa ating A1 terminal ng ating M1 contactor. So dahil may supply voltage po siya from our line 2, to our overload relay number 1 papunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. Ma-energize po ang ating M1 at dahil na-energize po ang ating M1, mag-o-open po ang normally open close contact ng M2 at ng relay. So dito na po dadaan sa ating normally open contact na which is closed na ngayon dahil activated na ang ating M1. So, dito na po dadaan ang ating supply voltage to activate our M1 contactor. Upon activation ng ating M1, so dahil meron tayong direct supply na hindi dumaan sa contact ng float switch, so dahil deactivated pa ang ating M2, so sa normally close contact ng M2, pupunta o dadaan ang ating supply voltage, and then dahil naka-activate ang ating M1 contactor, so ang normally open niya magko-close. So dito dadaan ang ating supply voltage to activate or to energize our relay. So once na bumaba na ang level ng tubig sa ating tangke, so mag-o-open contact ulit ang ating float switch. So ma-deactivate ang ating M1 contactor. So upon deactivation ng ating M1 contactor, mananatili pong nakakontak ang ating relay. So, bakit po? Dahil nag-open na ito, so bumalik siya sa normally open, pero ang relay natin ay diretso pa rin ang supply voltage niya from this point, dumaan sa normally close contact ng ating M2. Ito po ngayon ay naka-close na dahil activated ang ating relay. So, ang magiging sequence po, pag nag-activate ang M1, dahil
tumaas ang ating float switch, at pag bumaba ang ating float switch at nag-normally open na ulit ang contact ng ating float switch, madedeactivate po ang ating M1, leaving activated ang ating relay. Halimbawa po, tumaas po ulit ang level ng ating tangke. So, magko-close contact po ulit ang ating float switch. So, deactivated po ang ating M1 contactor dahil deactivated siya. So, dito po dadaan ating supply voltage sa normally close contact ng M1, which is deactivated. Pagdaan po niya dito, dahil nananatiling naka-activated ang ating relay, so this is normally open, ito po ngayon ay naka-close. Dadaan po ang ating supply voltage dito, activating our M2 contactor. And upon activation of our M2 contactor, magko-close contact na po ang kanyang normally open contact. So, nagkaroon na po tayo ng another pathway ng ating supply voltage to activate our M2. And then, dahil po na-activate ang ating M2, so ito pong normally close contact ng ating M2 ay mag-o-open na po, na siyang magiging dahilan upang ma-deactivate ang ating relay. So, from this point po, magiging open na siya. So, dahil ito'y naka-close kanina, so nung mag-open ito, mawawala ng supply voltage ang ating relay. So, ganun lang po ang sequence niya. Paulit-ulit lang siya na sequence to activate M1, our relay, and then upon deactivation ng ating M1, mananatiling naka-activate ang ating relay. Pag nag-activate or na-energize ang ating M2, madedeactivate ang ating relay. Balik na naman siya sa ganong sequence, mga kalinya. So, umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. So, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na ito po ang ating line terminals. So, may mga jumper siya at ito po ang ating neutral terminals. Diretso na po siya sa ating circuit breaker. So, dyan po tayo kukuha ng mga line supply na kailangan natin. So, from our line terminal block, so, hinipitan ko na po ito. Ito po yung pupunta sa ating selector switch. So, hihipitan po natin. Ang susunod po natin gagawin is from our selector switch. So, ito po yung pupunta sa ating isang terminal ng ating float switch. So, hihipitan ko na rin po ang wire na ito na pupunta sa terminal block connecting our float switch. From the another terminal ng ating float switch, papunta sa normally open auxiliary contact ng ating M1 contactor. According sa ating drawing, so from the another point of our float switch, pupunta sa normally open contact, auxiliary contact ng ating M1 contactor. Then, pupunta siya sa normally close contact ng ating M2 contactor. So, niluwagan ko na po ito kanina kasi nakalimutan ko isama ito. So, ito po yung pupunta sa normally close contact ng ating M2 contactor. Ito po yung interlocking. So, sa drawing po, narito siya. Pwede rin po dito natin ilagay malapit sa A1 terminal ng ating M1. So, both position, nagawa ko na po ng wiring yan. So, sure po ako na gagana po ang ating interlocking saan man natin ilagay. So, sa drawing, narito siya. So, ito po ngayon ang ating susundin. So, ilalagay ko na rin ang wire nito sa normally close contact ng ating M2 contactor. According po sa ating drawing, from the another
outside of normally close contact ng ating axillary contact ng ating M2 contactor. So, ito po yung wire neto, ito po yung pupunta sa normally close contact ng ating relay. So, ilalagay po natin dito sa baba. So, ito po ang common ng ating relay. Itong nasa baba, then sa second layer, sila po yung normally open contact. So, ito po yun. And then, sa itaas, ito po yung normally close contact niya. So, higpitan ko na po ang wire neto na galing sa normally close contact ng ating M2. So, alisin po muna natin ang ating mga auxiliary contact block para makita natin ang mga connection sa ating susunod na pag-wiring. According po sa ating drawing, ang another endpoint ng normally close contact ng ating relay at normally open contact, auxiliary contact ng ating M1. So, sila po yung pupunta sa A1 terminal ng ating M1. So, ito po yung ating normally close contact, another point ng normally close contact ng first contact ng ating electromagnetic relay. So, ito po yung pupunta sa A1 terminal ng ating M1. So, dahil according sa diagram niya, siya po ay naka-bridge naman sa normally open contact ng M1 contactor. So, dito rin po. So, ilalagay natin ang bridging na ito. So, ipitan na po natin. So, dito naman po tayo sa part ng diagram nito. So, from the normally open contact ng ating M2, so, galing din siya sa another side ng ating flow switch. So, dahil yung ating M2 normally close is same this line lang din naman po. So, lalagyan lang po natin ng bridging from our normally close contact ng ating M2. So, pupunta siya sa normally open contact ng same contactor ng ating M2. So, magkakaroon lang po tayo ng bridging dito para mas madali ang ating gagawin. So, higpitan ko na po ang wire na to ng bridging ng ating normally closed at normally open contact ng ating M2 contactor. So, from the normally open contact ng M2, so, pupunta tayo sa normally closed contact ng ating M1. So, from the bridging, so, niluwagan ko kanina, kakabit natin ang wire na to, ito po yung pupunta sa normally close contact ng ating M1. So, ito yung interlocking naman for activating our M2. So, pag naka-activate ang ating M1, hindi pa pwedeng mag-activate ang ating M2. So, hinigpitan ko na rin ang wire neto na pumunta sa ating normally close contact ng ating M2. So, dito naman tayo from the another endpoint ng normally close contact ng ating M1. So, pupunta siya sa normally open contact ng ating relay. So, higpitan na natin ang wire neto na nasa another endpoint ng normally close. So, pupunta sa ating relay. So, dito muna tayo sa common. Higpitan natin ang wire. And then, yung isang side niya, normally open. So, siya yung pupunta sa A1 terminal ng ating M2 kasama ang another endpoint ng normally open contact ng ating M2. So, ito po yung normally open ng ating relay na pupunta naman sa A1 terminal ng ating M2 contactor. So, pwede rin siya dumiretso siya diretso sa ating normally open contact auxiliary. So, dahil may bridging rin naman siya. So, dahil para mas hindi tayo malito, so, dalhin natin sa A1 ng ating M2 contactor. And then, according sa drawing, naka-bridge lang naman siya sa ating normally open contact ng ating M2. So, ipitan ko lang po.
Dahil nagamit na po natin ang normally open at normally closed contact ng ating both M1 and M2 contactor. So sa ating control circuit, mangangailangan pa tayo ng isang normally closed contact sa ating M2 at normally open contact sa ating M1. So sa relay, marami pa tayong natitira na mayroon pa tayong dalawang contact na normally closed and open sa ating relay. So dito po tayo mangangailangan ng additional contact. So ito po ang ating gagamitin for additional contact. So ito po ay ating ikakabit dito sa ating contactor. So ito po yung ating auxiliary contact block. According po sa ating drawing from the another side ng ating selector switch, so ito po yung pupunta sa ating normally closed contact ng ating M2. So ipitan ko na rin po ang wire na to na galing sa ating selector switch papunta sa another sa isang endpoint ng ating normally closed contact ng ating M2. From the another side ng ating normally closed contact na nasa ating M2 contactor, so ito po yung pupunta sa ating relay, sa common and terminal ng ating relay. And then from this point, magkakaroon tayo ng jumper or bridging. So pupunta naman siya sa normally open contact ng ating M1. Lalagay ko na po ang bridging nila. So ito po yung isang wire na to. So dalawa po sila. Ito po yung pupunta naman sa normally open contact ng ating M1. So lalagay ko na rin ang wire na to sa auxiliary contact block, normally open contact ng ating M1 contactor. Ayon po sa ating control circuit, ang another endpoint ng normally open contact ng ating relay at another endpoint ng normally open contact ng ating M1 contactor. So sila po yung pupunta sa ating A1 terminal ng ating relay. So ang gagawin na lang po natin para mas madali, ito pong normally open contact ng ating third contact ng ating relay, dadalhin natin dito sa ating endpoint ng normally open contact ng ating M1. So dahil mas malaki to, dito tayo mag-bridge, and then from this point pupunta tayo sa A1 terminal ng ating relay. So kung kayo po ang magwa-wiring, basta kahit ano pong pamamaraan, basta yung bridging at yung wire ang siyang magpupunta sa A1 terminal, wala pong problema kung saan tayo nakakaluwag. Lalagay ko na ang wire nito sa normally open contact ng relay tulad ng nasabi ko kanina. And then, dadalhin natin sa ating normally open contact ng ating M2 contactor. And then, magkakaroon tayo ng bridging wire. So, ito po yung pupunta sa, tulad ng nasabi ko kanina, sa ating A1 terminal ng ating relay. So, hihigpitan ko lang po mga kalinya. And then, ito pong wire nito, ito po yung pupunta sa A1 terminal ng ating relay. So, ang kulang na lang po natin is ang supply ng ating A2 terminal ng ating M1 na manggagaling sa normally closed contact ng ating thermal overload relay number 1 at ang A2 terminal ng ating M2 contactor na manggagaling sa normally closed contact ng ating overload relay number 2. So, tulad nga po ng sinabi ko kanina, meron na po yung mga line 2 or neutral line na nilagay ko na po before natin i-perform ang ating wiring tutorial. So, ilalagay ko na po ang wire na ito from our overload relay number 1. So, ito po yung pupunta sa ating A2 terminal ng ating M1 contactor. So, ikpitan lang po natin. And then, itong isa, ilalagay ko na rin po ang wire na ito from another endpoint ng normally closed contact ng ating overload relay number 2. So, ito po yung pupunta sa A2 terminal ng ating M2 contactor.
So higpitan na rin po natin. So tapos na po tayo for wiring, sa pag-wiring ng ating main control circuit. So ang kulang na lang po natin ay kung paano natin ma-activate ang ating mga indication light, at susunod ang ating power connection ng ating 3-phase induction motor. Dahil tapos na po tayo sa ginawa nating pag-wiring ng ating main control circuit ng ating alternating domestic pump, so before po tayo mag-proceed for activating our indication light and our 3-phase induction motor, so check po muna natin kung gagana ba ang ginawa nating pag-wiring ng ating main control circuit. So ilalagay ko na po ang ating test probe sa ating terminals ng ating mga circuit breaker. Ng ating circuit breaker, i-switch on, i-taas ko na po ang ating float switch. So paki-check po ang ating multi-tester. So meron po siyang value reading na 0.528 kilo ohms, which is 528 ohms. So baba natin. So na-deactivate ang ating control circuit. So taas po ulit natin. So nagre-read siya. So 0.527, 528 kilo ohms, which is same kanina, 528 ohms. And then ibaba natin. So ibig sabihin, no, wala po tayong shorted circuit, at sure po tayo na ma-activate or gagana ang ating mga contactor. So i-switch on ko na po ang ating circuit breaker. So paki-check po ang ating M1 at M2. So itataas ko po ang ating float switch. So na-activate po ang ating M1 contactor, at na-activate po ang ating relay. So pag binaba po natin ang float switch, so ma-deactivate ang ating M1 contactor, pero naiwanang activated ang ating relay. So pag tinaas ulit natin, na-activate ang ating M2 contactor, na-deactivate ang ating relay. So baba ulit natin. So deactivated ang ating M2, deactivated ang ating relay. So balik siya sa dati, deactivated ang ating M1 contactor. So tataas ho ulit natin. So nag-activate ang ating M1. Nag-activate ang ating relay. So pag binaba, deactivated ang M1, naiwang activated ang ating relay. So katulad nga po ng sinabi ko, pag taas ho ulit natin ito, ma-activate ang ating M2 contactor, deactivating our relay. So ganun po ang sequence niya. So pwede na po tayong magtuloy sa pag-perform ng activating our indication light and our 3-phase induction motor. Para po sa mas mabilis na wiring tutorial ng ating mga indication lights, so nilagyan ko na po ng neutral line ang ating mga indication light. Nilagyan ko na rin po ng line supply ang ating dalawang normally open contact ng ating thermal overload relay. So from our terminal block of neutral or line 2, so pumunta siya dito sa ating indication light. And then from our terminal block of our line 1, so pumunta siya sa ating overload relay number 1, and then nagkaroon siya ng bridging or jumper papunta sa ating overload relay number 2. So dito po muna tayo for activating our ready indication light. So once na switch on natin ang ating selector switch, so mag-iilaw siya. So dito na lang po natin siya ilalagay sa ating selector switch. So titingnan ko lang po ang wire na to na galing na sa ating ready or switch on indication light, mga kalinya. Isunod naman po natin ang ating trip indication light number 1. So ito po ang ating trip indication light, sorry. So dito po natin siya ikakabit at i-connect sa another endpoint ng ating normally open contact ng ating thermal overload relay. So once magkaroon ng trip, so mag-change ang kanyang position of contact. So magko-close siya.
So, mag-iilaw po ang trip indication light natin, number 1. Next naman po ay paano natin ma-activate ang ating run indication light number 1. So, ito po yun. So, alisin po muna natin ang ating auxiliary contact block para makakaroon po tayo ng access sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, i-connect ko na po ang wire nito. So, dito na lang po sa may bridging kasi may dalawa na ang wire na nakakonect sa ating A1 terminal. So, A1 din naman ito dahil sa bridging niya papunta sa normally open contact ng ating M1 contactor. So, mga guys, dito naman tayo sa ating trip indication light number 2. So, nilagay ko na yung wire. And then, ito po yung wire na ito. So, ito po yung pupunta sa ating another thermal overload relay, normally open contact. So, tulad nga ng nasabi ko, once na mag-trip, so mag-close ito dahil meron ng light supply tulad ng nasabi ko kanina. So, iilaw po ang ating trip indication light number 2. Last but not the least, mga kalinya, ang ating indication light for run number 2 or for our M2 contactor. So, nilagay ko na rin ang wire na ito. So, ito po siya. So, ito po yung pupunta sa A1 terminal ng ating M2 contactor. So, tatanggalin muna natin ang ating auxiliary contact block. So, dito na lang natin siya ilalagay sa bridging ng A1 papunta sa normally open contact ng ating M2 contactor. So, tapos na po tayo sa ating ginawang pag-wiring ng ating control circuit kasama na ang ating mga indication light. So, ang kulang na lang natin ay ang ating connection ng ating 3-phase induction motor from our thermomagnetic circuit breaker papunta sa ating magnetic contactor ng M1 at ganun din po sa thermomagnetic circuit breaker number 2 papunta sa ating M2 contactor. So, gagawin ko lang po yan para sa mas mabilis na wiring tutorial para makita natin kung tama ba o makita natin ang actual ang pag-andar ng ating 3-phase induction motor na i-consider natin na isang pump. So, eto na tayo. Nilagyan ko na po ng 3-phase line ang ating thermomagnetic circuit breaker papunta sa ating M1. Ganun din po ang thermomagnetic circuit breaker number 2 natin papunta sa ating M2. So, from this point, ginawa ko na lang siyang parallel. So, iti-take consider po natin na ito po ay ating pump number 1 and pump number 2. So, nakaparallel lang po ang kanyang 3-phase line pati po dito sa line side ng ating mga circuit breaker. So, umpisa na po natin. So, check po natin kung tama po ang ating ginawa. So, guys, switch on ko na ang ating circuit breaker for our control circuit. So, kung makikita nyo, nakailaw ang trip indication light number 1 and trip indication light number 2. So, i-reset ko po ang ating overload relay number 1. So, dapat mawala ito. So, okay na. Nawala na ang trip indication light number 1. So, i-reset ko ang overload relay number 2. So, dapat mawala ito. So, nawala na po ang ilaw ng ating trip indication light number 2. So, i-switch on ko po ang ating selector switch. So, dapat iilaw ang ating ready indication light or power on sa ating control circuit. So, ayan. Umilaw na po ang ating ready indication light. So, ngayong ready na ang ating control circuit. So, itataas ko po ang ating float switch assuming na nagkaroon na ng tubig sa ating tangke. So, kailangan niyang i-transfer dahil normally open contact ang ating ginamit. So, kailangan niyang i-transfer at i-empty ang tank. So, itataas ko po ang ating float switch. So, pakicheck na lang po ang ating 3-phase induction motor at ang ating indication light. So, itataas ko po. So, umilaw po ang ating M1 indication light, umandar po ang ating 3-phase induction motor. So, ibababa ko po dahil halimbawa po na empty na niya ang kanyang ang tangke, na transfer na niya ang tubig. So, ayan po, namatay po siya.
And then itataas ko ulit. So medyo malabo lang itong ating isang run indication light number 2. So paki-check na lang po. So tataas ko ulit. So ayan, umilaw ang ating run indication light ng M2, and then umandar po ang ating water pump number 2. So ibababa ko po ulit ang ating float switch. So namatay or na-deactivate ang ating pump. So itataas ulit natin. So dapat gumana ang ating run indication light number 1 galing sa ating M1 contactor. So ayan, umilaw na naman at umandar ang ating pump number 2. So nawalan ulit ng level ng tubig. So bumababa ang ating float switch. Bumababa ang level ng tubig. Na-deactivate ang ating pump number 1. So itataas ulit natin kasi nagkaroon ng water level. So kailangan ulit i-transfer. I-empty ang ating tanke. So ayan, umilaw ang ating run indication light number 2. Nag-energize ang ating magnetic contactor number 2 at umandar ang ating water pump number 2. So ibaba natin. So try ulit natin ng isa pa bago natin tapusin ang video na ito. So itaas natin ang float switch. So nag-activate ang ating M1 contactor. Umilaw ang ating run indication light number 1 at umandar ang ating water pump number 1. So mga kalinya, sana po nakatulong po sa inyo ang video tutorial na ito. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong video. So salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. So ibaba po ulit natin. So dapat ma-deactivate ang ating magnetic contactor number 1, ang ating pump number 1. So itataas ulit natin. So nag-activate ang ating magnetic contactor number 2. Umilaw ang run indication light number 2 at umandar ang ating pump number 2. So see you po in the next video. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video tutorial na ito. Pakishare na rin po sa iba at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on the next video.